pagkuha ng crown area, hindi yung ganun. No, okay. Tapos ganun, no, hindi. So, ang pagkuha mo dun sa crown area ay parang nagagawa ng isang horseshoe section. Kaya may ganyan yung mga suklay, kasi yan na yung pinasi-section. Oh, pinasi-section. Ganyan okay. Yung suklay ko yun. Crown area. Okay, so yun, kukuha niyo yung crown area, pabilog din. Pabilog yan, ayan, pabilog. Hindi mo ipitizong. Update. Pag magpitizong ka, hindi ka lang sa tatlo, ibig sabihin ay... mga lumang. Masarap magpo-full red yan. Kailangan magpo-full red. Ay, ginagawa. Huwag po lang red. Stop yun. Oh, ha? Ayan, ha? Kailangan ganyan. Huwag yung puro red. Eh, red to eh. Oo, yan. Ikaw naman nagtindot niyan. Hindi, may isa kasi namakata. Oh, ayan. So now, nakakuha ka ng bilogan. Flip mo to. And huwag pa na ito, ginamit ko dito. Teka lang, mag-ipon na. Institusyon ito eh. Eh, yung nanay ko kasi this time. Okay, so ngayon, back of the ears, natural yung ginuha niyo sa kanina. Mamaya makikita niyo kung paano yung... O yan, sige. Forward mo sa akin yan, ha? Okay, back of the ears. Always back of the ears. And... as usual, occipital. So, yung bone, di ba? Ganon. Pero, so, doon na lang laging umpisa, laging umpisa. Ayan. Sa baba ng pagbilog ng ulo, ayun, yun ang laging umpisa. Kasi magbabab tayo. Ako, may, ito yung technique ko tayo, kung paano ko talaga kayo mag-symmetric para mas makukuha niyo. Pag mag-symmetric ka, right, para hindi napaka-solid na kaganoon, ang symmetric mo na gagawin, kukuha ka sa target ng pinaka-maikli mong gagawin. So, yung pinaka-maikli mong gagawin, sa hairline, ayan, sa hairline, yung pinaka-barbers niya, kukuha ka lang dyan kahit mga 2 inches or 1 inch. Ayan, ha? Magawa tayong symmetric. So, yan. O, yan yung pinaka-sentro ng kanyang batok. Para maganda yung pagka-symmetric niya. Then, kukuha ka na ng curve, dadalhin mo na yan, pa 45 degrees mo around down. Ayan, o. Okay, so yun. Kukuha ka doon. Diretso ka na. Yan na yung i-line mo. Zero degrees lahat yan. Okay, so kukuha ka muna niyan. 45 degrees din. At saka mo ngayon lilinisin. O, di ba, curve? Mm-hmm. O, lilinisin na. Linis na linis. Yung line mo. Mm. Yung mga corner, tatanggalin mo talaga yan. Mga solid corner. So nakita mo hindi siya yung ganun. Okay. Next section. Pwede mo nang dalawahin yan. Kasi next section ka na, okay? Kaya pwede nang dalawahin. Oo, dadalawahin mo na talaga siya. Ngayon, ayun na yung magiging guidelines mo. Kuhanin mo yan. Dadaanan mo sa kamay mo. 45 degrees mo, ayun yung guidelines mo. So pababa. Dahil pababa ka, dahil symmetric. Ayun yung kamay mo. Kung paano mo ginawa ka. Down. So, nagkakaroon ka ng a little line na, a little layers na, soft layer to the wall. Again, bring this hair going back.
from the guidelines. Okay, so those are the guidelines, points para doon sa yung symmetric or concave mo. See? And then, going down, your fingers must be positioned like this one. Okay, your guidelines is this, and this one is your target. From your guidelines up down there, okay? Okay, so yun na siya. Okay, this one. 45 degrees. 45 degrees, pero naka... Naka-position yung, di ba yan yung horizontal yung kamay mo. Yung horizontal, pag nakaganon na, this is 90 degrees, flat for 90 degrees. Pag ibababa mo yung hair mo to the points, na yung fingers mo ganyan, yun ay nagkakaroon ka rin ng angle dito na 45 degrees. See? So this is the angles 45 degrees from the lifting of 45 degrees. Ibig sabihin, iinakyat mo rin, nililift mo yung hair mo ng 45 degrees and ang finger mo rin ay ginawa mo rin ng 45 degrees. As usual na ganun din ang gagawin mo from the other side. Okay? I mean, assuming na yun din ang gagawin mo sa other side. Okay? Let's see that one. Guidelines. Cut from the guidelines and for the target length. And 45 degrees lifting. Ayun na. And you see, as you see, magkakaroon ka na ng konting layered ulit. Ayun. Again. Next. Kaya lang kulang kasi itong hair mo at Violet, 45 degrees and ganun ka pa rin ulit. Violet, kulang yung ano mo eh. Kulang yung hair? Haba. Okay lang. You want more shorter sa likod o kaya sa iyo. Okay lang sa iyo. Basta matambok sa Kailangan mataas kasi ano, hindi papantay sa... Kasi kulang yung hair. Kulang ang ano ng layer ng... Basta the expert will... Hindi siya makukuha ng magandang symmetric eh. Kaya naman taas yung okay, so ulit natin. Kuha ka ulit doon, so nandun na tayo sa tayo. Kailangan natin magpaalam sa kliyente natin dahil sa mamaya. Siyempre, papaalam. Bakit mo iniksyaan? O, yan na yun. Again, diba kumuha muna tayo ng konti kahit mga 2 inches. Again, ulitin lang natin ginawa natin kanina. Kuha ka ulit, connection mo ulit. Hindi, pag 0 degrees talaga, dapat comb lang. Bukan mo ulit yung connection mo doon. Para makakuha tayong magandang-magandang konti. So again, yung ginawa mong dito, kasi may solid line ka dyan. Kuhanin mo ulit, linisin mo. The curve. Guidelines mo, yung guidelines. So, madadaan na yung kamay mo doon. Again, oh, ayun yung guidelines mo. Ayun yung hair. Lift mo ulit. Magkakaroon ka ng konting layer. Dito ka ulit. Dali mo yun sa doon. Ulit. 45 degrees and konting layer. Ano si Proy lang dito sa Loran? Commission sa mga. Nasa 20 si Proy lang dito. Loko. Tano mo dyan. Pwede naman yan si Tess. Si Pe. Si Pe meron. Nasa David pa rin si Pe Poteno. Creative si Pe. Yaman na yung si Pe. Maganda siya. Ang ganda ng tenga yun. Sa lahat ng naging junior ko, si Pe ang... nakatikim ng kasungitan, pinukpo ko ng sapatos yun, di ba? Yan. Mr. Roger, di ba? Bait naman yun eh. Eh, kasi nagigigil ako sa kanya, yung sapatos niya. Tanag ng tanag. Tanag ng tanag. Nakaka-ano nang sa kliyente, nakaka-distract. Napukpak na dyan. So, in-office niya ako, sinumbong niya ako sa opisina, pinukpo ko sa sapatos. Ano sabi sa'yo, in-office? Oy, di...
nag-ano lang kami doon, nag-round table lang naman dati, di ba? So, intakina mo yung 45 degrees, nagkaroon siya ng konting layered. And, puro pala pahi ang gupit, ang hiwa. Pag ganito, pag dito, okay? Ayun yung guidelines ng 45. So, yung ano, kamay mo naman pag ganito. Ah, na-office ba kayo noon? Oo, oh, na-office kami noon. Sumbong siya. Ang sabi siya eh. Eh di kinagalitan ako sa pinukpok. Ba't pinukpok? Eh kasi naman, binigyan ko na kasi siya ng pambili ka akong sapatos. Ang sisting, hindi pa rin niya binili ng sapatos at kung ano lang binibili-bili niya. Sipe ba? Yung mataba? Hindi. Sipe. Sipe. At nag-ingay pa din yung sapatos niya dun sa sahig. Ibakal. Eh siyempre yung nakakahiya eh. Ah, diba ako ang YC mo? Ako naman, tinapakan ako ni Mr. Roger. Tinutungan ka ako. Oo, kasi hindi ako pinakikinggan. Aray, yung kukukon! Sabi ko. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang ganda. Kapag ka gumagawa lang sa bob, or halimbawa, yung ito symmetric o anuman, or bob, o siyempre, gagawa ka ng ganon. Hindi ka na... Yan! Ang buhok eh. Ito, i-clip mo, horizontal. Pwede ka mag-horizontal, siyempre horizontal ka talaga dito. Doon ka lang nag-pie kasi gumagawa ka ng concave. So ngayon, ayan siya. Okay? Ayan ang gagawin mo, other two sections. Iingatan mo to na hindi mo siya madadala kung saan. Kasi nakita mo to, oh, ang buhok natin dito ay marami. Punong-puno ng volume yan. Once na ito, madala mo o matravel mo kung saan na maling direksyon, uuro ngayon yan kasi kulang siya ng bigat. Okay? So, dyan, mostly dyan common na nagkakamali. Ang nagbabab o nagbablant ng gupit o yung isang gupitan na gano'n. So, ngayon gagawin mo, kukuhanin mo talaga muna yung mga line na yan. Sana makuha ko yan. Kukuhanin mo muna yung hairline niya at i-deal mo kung paano mo siya gagawin. Ayun yung guidelines mo kanina, di ba? Kasi symmetrical. Ngayon, ikukunik mo siya, pasosobrahan mo siya ng konti. Or siguro mga 1/4 of an inch or 1/2, ayan siya. Kaya na yung sinabi ko kanina, kasi di Bioli, kasi ano ka ko yan, maiksi. O, tinan mo yung target ko, nakuha ka agad natin yung target ko. So ngayon, pag ganyan mo, dadalhin mo siya dito na, yung line na yan. Kasi yan yung magiging guidelines, so para pulido gawa mo. Ayun o, oh, ayun na siya. Di ba nakuha mo lang siya? So ngayon, pag ganun mo, ayun na siya. Okay? So yun na yung connection mo. Kaya kung minsan kasi, pag ginanon nyo yan, pag naakit mo at nagupit mo na yan, tsa, uurong na yun doon. Nagkumulang na siya ng buhok. Na yan dapat ang nasusundan sa susunod na buhok. Sunod na buhok, sunod na buhok. Kaya maganda ang forma talaga sa linya mo. Yan ang gusto ko ma-expert. So ayun na siya. Ayun na yung guidelines mo, nakagawa ka ng magandang guidelines, may susundan ka na. Hindi ka na maliligaw. Okay? 45 degrees, left. 45 degrees pa rin. Oh, ayun na yung guidelines mo kanina, na hindi nawala, kasi na ginamit mo yon ang tinetnik mo. So, ito mo, oh, oh, sakto lang, di ba? 45 degrees pa din. Oh, so, nakikita mo yung linya ng gawa mo. Talagang, nandoon kasi gusto niya symmetric. O, ayan. Si, o, ayan, di ba? Noong pa yan, ang tagal naman tumubo ng hair mo. Na mo, o. May disconnection siya. Hindi mo malaman. Kaya kapag halimbawa, ang gumupit, kung hindi na guidelines, ang gumupit, kung meron siyang hindi na linis na maigi, malalaman mo yun kapag lalabas ikaw yun. Na nag-section na kung ano yung ginawa mo. As you see, nakita mo, oh. So, ibig sabihin, nag-forward siya doon. Nung una niyang ginupit. At ito yung ginawa natin siya kanina. Ayan yung line na ginawa natin kanina. So, ibig sabihin, ito, saan galing to? So, yan lang gugupitin natin. Bakit umiksi siya doon? Or else, nag-layer siya. So, maiisip mo na, ah, nag-layer siguro sa harapan. Or, sinira niya yung dulo doon. Baka, nag-texture siya. Ah, hinanap mo. May kliyente akong ganyan, hinahanap niya yung point dyan. Si Evelyn, kilala niyo yun. Yung kliyente natin, kung iniyakan ni Ate Rose ang kare-kare nun. Malala mo? Garcia, yung inaagawa ni Saul ng Pizza Hut yung nanay niya, ay yung anak niya, si Yenye, nung nasa David's tayo.
O, sinang kita mo, o. Oo, ganda. Eh, na kung halimbawa, kung mamaya, pag natuyo yan, mamaya mo nakuhanin kasi baka mapaiksi. Mm-hmm. Si Roger, next time, pwedeng ganyan ang buko. Asymmetric po. Pero mas short. Sa may, sa may. Oo, pwede na yun. So, ayan. So ngayon yung kanyang pagka-symmetric, soft siya, hindi yung matigas na ganun, tapos ganun. So ibig sabihin, gumanon lang sa batok o gumanon, umikot lang din. O, dito ka na sa ibabaw. 45 degrees pa rin. Mm-mm. Hindi ka magna 90, unless lang gusto mo. 90, mataas yun. Mahirap ang 90, kahit kahit mo. O, nakita mo yung mga length na... Ito lang ba ang itinubo noon nung nagpaganyan siya? February. So again sa kabila, so ganun lang ang gagawin. Again, hahanapin mo ulit yung hairline. Kasi nga, malaki ang papel niyan. Okay, so ngayon, kunik mo ulit. Pasobrahan mo ng konting-konti. Yan yung guidelines ko kanina kasi. 45 pa rin ang angat mo. So ngayon, pagbaba mo, ayun siya. Ngayon, ayun na yung guidelines mo, yung ginawa mo kanina. Tingnan mo to, oh, maganda oh. So ibig sabihin bakit kanina walang ganito? Iba-iba ang gupit sa harapan niya. So, ibig sabihin, hindi siya talaga nagsukat. Nang bonggang sukat. Hindi siya, hindi niya napulido. Kasi hindi naman, oh, bakit ito walang kulang ang buhok? Bakit yun isa? Nagkakapun ako, bakit yung mga mix dito pa. Ayan, yung ginupit natin kanina. So, yun, 45 pa rin. Ako, sa may awan din. May buhay sa akin. Mahaba-haba na ito eh, no? Mahaba-haba na yun. Ba't siya niluda haba dyan? No? Ito mo, ang dami natin nagpupit sa kabila, wala. So, ayun talaga ang data. So, ayun ang data. Now, dito sa ibabaw, ay set kagaya kanina, sabi ko, bilog yan, hindi yung ganun ipipi mo lang na ganun. Eh, hahatiin mo lang sa tatlo. Ay, so ngayon, kukuhan mo sa dalawa. Marami tayong gagawin dito sa bandang puyo na to kasi ang buhok niya dyan, kung saan-saan naman ang bagsak niyan. Hindi naman yan kung bumagsak lang ng isang bagsakan. Sige nga, ganyan ko ngayon, ganyan. Ganyan kalinis ang gupit natin. Tatatluhin lang natin. Dalawa lang pala. Dalawa lang. Ngayon, gupitin ko to. Hilain ko, o saan ko manghila nito? Diba nahila ko yung dito? Nahila ko yung dito. Pag bagsak ko, may kira siya dun. Hindi na siya magpapantay. Hindi na siya ganun kaganda. Okay, so ngayon, dahil ang buhok niya dito ay dito rin bumabagsa. Symmetric ang tawag dyan. Symmetric. Okay, so 45 degrees. Ayun yung, o diba wala ka na nagupit? Kung may something. Kasi kung nagawa talaga yan, dapat ang dami mo nagupit. So, ibig sabihin, noong hinila niya doon, umiksi na yan. Oh. Kasi ngayon, wala na tayong nagupit. Doon siya bumabagsak eh. Oh. Laging tandaan yan ha, habang buhay nang hindi mo yan makakalimutan. Tamo, ang laki nang nakikita, nagugupit natin dito. Again. Akala kasi nila, sandali lang ay okay-okay lang. Malaking bagay yan para luminis mo yung gupit mo. Para mapulido mo yung trabaho mo. Ayan, dyan sa mga bagsa. Lalagay mo siya pagbago. 45 degrees lang. Again, ito na naman babagsak. Again, dito siya babagsak. Dito din siya bumabagsak. So dito mo siya eh
na guideline. Sa bumabagsak. Dito bumabagsak ang buhok na to. Kanina, nung sinection mo, hihilain mo kasi dito mo siya, kasi tinatlo mo lang. Ngayon, gidupit mo. Ang dami mo may magugupit, diba? Oh. Mm. So, pagbagsak doon pa, nasira na yung long line mo doon. Mm-hmm. So, ito na ngayon kung saan ang gusto niya o anong gusto niyang gawin sa harapan. Sa side fit side. Dito. Pag ano. Sir Roger, mahabawa sa rosa, no? Oo. Pag ano. Magkantay naman ang mga. So, ngayon, ito na siya. Pwede ko na rin i-set yan. Oh, set na lang. Ano yung pa-planche natin nun? Dry na dry na yung buhok mo eh. Pipi eh. Hindi, tsaka ano, dry, dumadry ang bubulo. Okay, ilalagyan ko naman ang oil. Bakit tignan mo, mas kinagkukula ako, hindi dry na. Ayan ang 90 degrees. Sino mag-blower nito? Pati Norma. Pero ipakita ko sa'yo kung paano nilinisin yung kanya. Naka na nga mag-blower. Ano yan nilinisin? Naka na lang. Blower! Tawa ka mo! Mahala kayo mag-blower.